Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan kung paano ba gamitin yung oxytocin at kailan po ito pwede pong gamitin po, mga kaibigan. Kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Atin po pag-uusapan po, mga kaibigan, yung isa pong importanteng bagay po, lalong na natin pong ihanda kapag mga nganak po yung ating inahing baboy. Ito po yung ating tinutukoy po, mga kaibigan. Ayan. Ito po'y oxytocin. Yung oxytocin po, yan po yung kanyang generic name. Pero yung kanya pong brand name ay Pitoxal. So meron po tayong Lutalize at saka iba pang mga brand name ng oxytocin. So ito po ay mabibili nyo po doon po sa mga agri-vet supplies na nagbibinta po ng ganito, mga kaibigan. Ito po ay ginagamit dito po sa ating mga inahing baboy, lalong-lalo na kapag medyo matagal po manganak. Yung range po ng panganganak na ating inahing baboy ay nasa 109 to 119 days lang po, mga kaibigan. So between that range, 109 to 119 days, pwede na pong manganak yung ating inahing baboy ng normal delivery. Meron tayong tinatawag na plus 5 minus 5 o average date, ay yun po yung 114 days. So yung 114 days, yan po yung pinaka-average niya. Sa akin po, mga kaibigan, mayroon po akong tatlong reason kung bakit po ako natuturok ng oxytocin sa aking mga alagang inahing baboy. Unang-una po, kapag yung ating inahing baboy po ay malapit na po sa due date niya, kasi yung huling araw ng kanyang range ng kanyang kapanganakan ay 119 days. Kapag malapit na po sa 119 days, nasa 117 to 118 days, nagtuturok na po ako ng oxytocin para po makalabas yung biik bago mag 119 days. So pangalawang reason po, mga kaibigan, ay ito pong oxytocin po ay pang milk let down ng ating inahing baboy. So ibig sabihin, kapag yung ating inahing baboy po ay nanganak at saka yung kanyang gatas or yung kanyang milk production ay medyo mahina pa po, mga kaibigan, turukan niyo po ng oxytocin kasi ito po ay nakapag-cause ng milk letdown sa ating mga alagang inahing baboy po, mga kaibigan. Pangatlo po na reason kung bakit po ako nagtuturok ng oxytocin, kasi po para po matansa natin kung kailan manganak yung ating inahing baboy. Kasi minsan, kapag kabuwanan po nating inahing baboy, di po natin alam kung kailan po siya manganak. Umaga ba? Hapon ba? Tanghali? Gabi? O kaya naman, midnight po siya manganak. So, di po natin alam. Para po, komportable po tayo na sa oras na po siya manganak, dapat turukan natin ang oxytocin. Para sa panahon na iyan, pwede na po yung manganak yung ating inahing baboy. So, pwede po natin siyang i-induce. So, dito, kapag medyo busy po ako, mga kaibigan, ako po yung nagtuturok ng oxytocin sa umaga para matansa ko na tanghali o hapon, siya po yung manganak. Para po, mapaanak natin ng nasa hustong oras yung ating inahing baboy, turukan natin ng oxytocin. Kasi po, yung epekto po nito ay nasa 2 to 5 hours po i-epekto na ito. Ngayon po umaga ito sa amin, so magtuturok po tayo ng oxytocin para po yung ating inahing baboy po, ayan, kaibigan, ay manganak siya tanghali o kaya naman mamayang hapon. Para malaman nyo kung paano gamitin, mayroon pong label na nakasulat dito, yung dosage at saka administration. Yung dosage niya kung gaano karami, yung administration is po kung saan po natin pwedeng iturok. So ang nakalagay dito is intramuscular o kaya subcutaneously. Ibig sabihin po ng intramuscular ay dapat sagad sa laman yung ating pag-inject ng oxytocin. Kapag naman subcutaneously is dito lang po sa pagitan ng taba at saka sa laman ng ating inahing baboy. So pwede po kahit saan sa dalawang pamamaraan ng pag-inject ng oxytocin ay pwede po, mga kaibigan. So naka-indicate po dito, kapag nasa mga sows o mga inahing baboy, ang ating pong ibigay ay nasa 1.5 to 2.5 ml. So, tansahin nyo muna kung gaano kalaki yung inahing baboy nyo kapag medyo maliit lang. So, nasa 1.5 o kanyang 2 ml. Kapag medyo malaki yung inahing baboy, ay dapat magbigay kayo ng 2.5 to 3 ml po
doon po sa tinginahing baboy po, mga kaibigan. Sa akin po dito, ang practice ko po sa pagbigay ng oxytocin ay sa bandang puwerta po ng tinginahing baboy. Kasi po, sa area na po na iyan ay marami po niyang mga blood vessels. Kapag doon mo itinurok yung oxytocin, mas madali siyang maabsorb ng katawan ng ating inahing baboy kasi maraming blood vessels doon po sa gilid ng puwerta ng ating inahing baboy. So mamaya po, atin pong ipapakita sa inyo kung paano po natin ituturok yung oxytocin po, mga kaibigan. Ang ating pong ibibigay ay 3 ml. So ito po yung ating gagamitin na syringe kasi po sa bandang puwerta po tayo magtuturok. So di po yung sadyong malikot ng ating inahing baboy. Ito lang ating gagamitin. Huwag kayong gumamit ng fiberglass syringe kapag sa puwerta po kayo magtuturok. Kasi po, sobrang sakit po nun kasi malaki yung kanyang karayom. Bagay lang yon yung mga fiberglass syringe kapag kayo po yung magtuturok ng oxytocin sa bandang leeg o sa bandang pigi po nating inahing baboy. Pero kapag sa bandang puwerta, maraming blood vessels doon, sensitive yung part na yon, ito po yung ating gagamitin. Yung 3 ml na syringe po, mga kaibigan, yung mabibili po natin sa mga butika. So ayan po. So ito na po yung ating 3 ml na atin pong ituturok sa ating inahing baboy po, mga kaibigan. Imasimasin muna natin yung ating inahing baboy para po siya po yung ma-relax. And then dito po natin siya ituturok sa gilid ng kanyang puwerta po, mga kaibigan. So ayan po. Ayan po. Eh, turok na po natin yung oxytocin. Ayan po, mga kaibigan. Okay. Kapag malaki yung karayom natin ginagamit, talagang mararamdaman yung sakit. Pero ang ginamit po natin ay maliit lang. Kaya po, di po niya nararamdaman yung sakit po, mga kaibigan. Pero yung epekto niyan ay mas madali kumpara kapag sa liig po kayo natuturok. So yan po, mga kaibigan. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po kung paano po gamitin yung oxytocin po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.